May ilaw sa kanan na nakita sa pagpamalandong pag-worship sa magkakamang Diyos. Ang pagsimba kanaya sa itong kamatuoran. Makini ang yung LOD, ang lesson or will by the sa lesson daily. Kan the message. Ato ang marathon lesson, communion with God, I will cast will. Sa Hexology Edition. Kan 6 part. So dili kita magkatuon bag-o na kita nga adlaw sa bag-o nga bulan no nga Mayo. So gamitin ang inyong mga cellphone, i-pull down ang status bar. Makita ang pizza Monday May 1. So happy Monday, happy Labor Day. O Labor Day no. Kamusta ka ito ang Labor Day last year, no? So, nagbalik na usag kita sa araw ng manggagawa, no? So, mabuhay, di ba? Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Tanan na siya, no? Ng mga nagtrabaho para sa kabuhayan sa tag-satag sa ka kaugalingon, pero ang kaugalingon connected siya sa bawat pamilya, no? Kung aduna siya ay mga pamilya, so kumingon kag Labor Day connected na siya sa family, no? Kay ang iyang mga gipanghaguan ana, no, makasupport sa iyang balay, iyang pamilya, no? So happy Labor Day mga manggagawa, no, or mga kanang trabahante. So holiday siya, wala tayong trabaho karon, no, kay kuan atong kanang government, no, pero naay mga magpadayon og mga trabahoon gihapon og sing Labor Day. So ato na kini pag hanayon, no, pero diri man ta sa lakad panahon. Tanaw na ito kung dili ba ni ulan karon, no? Kaya wala pa tayo ng kadungo kung patak-patak nga ulan. So ato hanayon ato pagatunan kay magalitan niya na punta sa ato ang pagdagan sa kaya nakauno naman ta, no? 30 dias na po dahil yun ang nabili, no? Trantay uno man ang Mayo, pero nakauno na ta. So ang baktason na lang dayon 30 dias. So welcome kita sa itong pagtuon, the 2300 days balikan pag ini and the end time. Oh, Monday's a marathon lesson karon. O karon magtak na sa pagtuon punta, no, niya, no. So man itong hanay, tulog ka devotional, tulog ka Sabbath school gihapon kita atong mga devotional para sa itong mga promiser, ato ang Sabbath school para sa itong mga lessoner. So ato ang first part, stewardship na to devotional, no, operatory devotional reading. Unya operatory pagita nga Bible reading. Half chapter kita, no. Ato masahon ang Romans 10, no. Pero gihurot man ato ni, no, paskil. Ato lang gihiwalay sa duha ka kanang space
no kay 1 to 10 nya ugma ang 11 to 21 no kay muna ang atong Romans is 21 verses. Sundayan ato ang youth devotional, ang last day events na to, direkta sa 234 nga mga pages, madulong sa 236 nga pages, chapter 16, paghihapong ita, the close of probation. Ato matunan, Satan and first that probation has closed. A famine for the world. Uy, famine for the world. Sa mga kan Joseph ni. Ah, kadang kagutom sa kuan. Mayang balita. No more prayers for the wicked. Hala, grabe yun. Ang po sa wicked, no? Transfer of character not possible. Possible, no? Sumato ito ang pag-abasahon o niya. Sa ito ang devotional for all atong ye shall receive power. Welcome kita sa Mayo. Kita itulan ato ang monthly sale sa Mayo. A campaign by the Spirit sa Bisaya diri sa Mayo inubanan sa Espiritu. Diyang picture na aslapalapa ang tao unya na ay dalan nga iyang pag-agian. So unya na to kanang batbaton ang mga pagatunan na to sa 30 days or 31 days, no? Apil lang kibalik karon ang pagatunan na to karon sa May 1, always with us. So kanunay kunuban ang Ginoo ka na to. So ato na siyang ikanong niya, no? Ang uban pa ng mga title. Muna ato ang devotional for all ng itong pagkatunan, no? Sunod mga Sabbath school na kita para sa ato ang mga listener, no? Kay ato ang mga devotional atong first part, second part, o third part. Ato ang mga Sabbath school para sa itong mga listener. Ato ang 4th, 5th, o 6th pang last na itong part. So, una, atong senior youth, young adults, ng mga professional, ang end verse, no? Di lagi pa ulahi ato ang mga Sabbath school sa mga youth, no? Okay, di lagi siya, label lagi din noon sila sa mga hamtong, no? Times 2 na itong pagtuon, no? So, ato ang inverse. Dili kita sa series ato second quarter, 3 cosmic messages. Lesson 6, the hour of his judgment. No? Tapos, April 29, padulong sa May 5. Ato apaga tunano ang Monday karon. May 1, kita itulan 490 days. So, ato na siya pagkatunan karon sa inverse, no? Dito sa ato ang hamtong kay 2,300 days mo to. Pero kasi pariharanig ko an kining body, no? Ang content. Sunod ato ang Sabbath school sa itong mga junior youth nga murag mga hamtong ang Cornerstone Collections. Second quarter na itong title, Dessert Drama. Series na ito nga semana. Lesson 6, Unhappy Campers. At pagkatunan sa Monday, Exodus 15:26. So niya na ito na pagkatunan. Tapos sa ato ang 6 o panglas na itong part sa basko sa itong mga hamtong second quarter na title, the cosmic messages, lesson 6, the hour of his judgment. O Monday ato pagkatunan kita itulan
the 2300 days and the end time. Sama na siya, no? 100 days and the end time. Ato na siyang pagkatunan. Mao ka na ato ang mga hanay karon. O kining pagtuon, gihatod kay ka na ito sa ato ang manobos. Ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, o giliyugan sa grupong Adventist Youth, Prayer 10, ang small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, 12 members involvement, personal ministry, Texas Gospel Daily, o ang Lamp, Legumes Missionary, and Preachers, gi-prepared kinino sa atong mga kahimanan, ka-websitean, kagrupuhan. So ato pasalamatan ato makahumog Diyos nga nihatag sa kahigayunan nga padayon paghihap kita sa pagpamalandong sa iyang mabulawanon nga mga pulong. Ato asad pasalamatan ato mga kahigalaan, mga kaigsuunan kay sila ato ang contributors. Ato ang ito silang mga subscribers, no, sa ato ang YouTube channel, ato silang followers, ato ang Facebook. So ato silang tig-like, atong tig-heart, tig-care, tig-tag, tig-mention, tig-share. Maka copy and paste ato ang video link. Maka save sa video. Tapos maka review siya sa ato ang video, no? Maka subaybay siya sa atong mga distributed. So ato na siya ayaw niya ipaklaro ang ato distributed niya taon-taon, no? So ato sila nga makasubaybay, no? So ato ang mga distributed. Atong distributed ang scripting, recording, no, podcasting, uploading sa Facebook, no, nga naka-album siya. O atong live or schedule live premiere sa ato ang YouTube channel. So paghimoon ato ang scripting sa ato ang Blogspot, no, powered by Google gihapon na siya. So di atang maghimog script, pag maghimog nakitag script, ato na siyang ipaabiso, no, sa tupis baka nakahimog nakitag scripting. Kay mana na siya ato ang pagaluto, no, sa ato ang recording kita sa kadraon, ato ang buluhato, no, ang pag-worship sa magahong niya Diyos, ang pagjawat sa iyang mensahe, no. O, mahimo na ito na yun na siya nga kalanon sa tibok na ito nga adlaw. Og, ito na lang siyang ipahat through podcasting, no? So, ang podcast na ito is powered gihapon siya, no? Ito ang Google Podcast, no? Powered sa Google, no? Pero ang mahimo na powered sa Spotify, no? Kay podcaster Spotify man ang ato ang tools, no, kasi ato ang public nga podcast, no, pag makahimo na kana iyan ang i-distribute, no, og ato pod siyang i
manual distribute sa ato ang WordPress, no? Pero automatic nga distribute. Maulay siya dito sa Google Podcast. Mag-download ka mo, install ka mo, no? Sa Google Podcast. Sa inyong mga Android phone, iPhone, sa laptop, PC, sa itong mga smart TV o sa itong mga iPad, no, na ito ang Google iPad, kung yun ang ipang search, no, sa download, install ka mo. Yan lang ninyo itong RSS or itong name, no, nga Spirit Star Caster, para makasubscribe ka mo. Pero dili ra kita magkaunta pang kauno sa ito ang mga link, no, nga itong i-share kada adlaw, no, ato ang link para mahimo na to nga wala to application ang browser atong mahimo nga player, no. Okay naman na siya ang browser nga mo player sa to, ano, sa to ang podcast. So ato pa na siyang i-share dahil dito sa Twitter, no. So pagkahuman sa to ang podcasting, ato nang uploading sa to ang Facebook, ay naka-album lagi na siya, no? Ito i-upload itong video sa Facebook. Pag ma-upload na ka na, ito na siyang i-share, no? Sa ito ang mga pages, no? Sa mga page, sa ito ang mga group page, sa ito ang wall, no? Sa itong wall, sa ito ang my day, no? Sa ito ang mga group chat, ito na siyang i-share, no? Og napagyod ang text gospel ato pag siyang ma-share kung magamit na to na siya, no. So mauna ato ang pag-distribute, no, sa ato ang dito pa na sa Facebook. So no, dayon ang ato pang last, ang ato ang live, no, or YouTube live sa ato ang YouTube channel, no. Live kita gabi, no, kada gabi sa gisit na to alas 8 or pa taas na siya, no. Ato sitting sa ato ang gabi-gabi nga pag live, no, prime time live, no. Ato ang kalan-on, no, sa matag adlaw, sa matag gabi ato na i-live 2 hours or 100 minutes live kita sa ato ang YouTube live, no, na pinagi sa live o sa schedule live premiere. Dito ka mo makasubaybay, no, o kab sa Biblia, pamalandong sa kinabuhi, pamalandong sa atong pagkatunaan karon nga 2300 days ato na po ning klaro, no. Sumana ka na atong mga distributed. Sa lika kita magsugod, mahatag kita update, no, sa mahimog yapon na tulakad ebanghelyo ni buhat sa to ang mga LA, no. Sa Domingo kay ilaha ang time, so nakahimo sila pag devotional, no, niya meeting, no, paday na sila dahil yun, no, sila ang pag mga grupo. Sumurag ka na lang atong mahatag nga update, no, sa karon. Sugod na kita sa itong pagkumalandong pinagis magampo ana sa kwarto kung magbisa pagluhod luhod na nasa kawas ino ko magampo kita makidungan atong mga secret prayer, silent prayer, central prayer, prayer pool, makidungan kita sa pagampo sa itong pagsugod. Amahan na mo nga na sa langit, pagabalaan on unta ang imangalan, panhiangin mong gingharian, pagabuhaton ng tayo mong kabuton, dinhi sa yuta, maingon sa langit. At tayo may karoon sa pagkaon na mo sa pagkadulaw. O po sa ilo kami sa among mga utang, maingon na kami sa ilo, sa ilo man sa lautang ka na mo. Ayaw kami itong gyan sa panulay, kundi iluwas sa kami gikan sa lautan. Kay imo, ang gingharian, lukang kahong himaya, hangtod sa kanturan. Amen. Bueno, welcome kita sa ato ang first part of Pertory nga Bible reading. Murag balik na nino, pero kira na siya kayo nangalipta na ito na ito. No, ato basahon ang Romans chapter 10 verse 1 to 10.
So nagkanayon mga igsoon, ang tinguha sa akong kasing-kasing ug ang akong pag-ampo ngadto sa Dios alang kanila mao nga mga lawas unta sila. Grabe gino, tinguha ng pag-ampo mga lawas ginatana no sila. Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios. Apan kini maoy kasibot nga wala dinuyogis kahibalo. Oh, nakita rin niya itong negative, no? Pero bisang pag nakita niya ang negative nga maluwas kuno sila, no? Yan po niya. Kanang kadasi nga kulang, no? Wanting, no? Pero yan po yapon nga maluwas. No, wala kuno giduyugan. Diba? Wala duyugis kahibalo. O kay wala man sila hibang kaagan, maitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Diyos o nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalom sa pagkamatarong ayya sa Diyos. Bagi kau kalingon ang magpamatarong, dili ka mailalong, no? Sa pagkamatarong ay iya sa Diyos. Ito wala sila ay kahibalo. Kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanan nga may pagtuo. So muna ni mga una nila, no? Nawa na'y kasuguan kay si Kristo lagi ang pagkatapos sa kasuguan, no? Pero sa iyang pagkatapos sa kasuguan, no? Mamatarong ang tanan nga may pagtuo, no? So for good. Si Moses nagsulat maitungod sa pagkamataro nga pinasikad sa kasuguan nga ang tao nga magagawi sa maong pagkamatarong mabuhi tungod niini. Oh, akang Moses gi korpoto ni Jehova no anak mando ato. Apan ang pagkamatarong nga pinaagi sa tuo. Nagaingon, ayaw pag-ingon sa sulod sa imong kasing-kasing. Kinsabay mo sakas langit. Amo ni siya ang pagkamatarong kuan, no? Pinaagis wag tuo nga nagaingon. O ginan nga, ayaw pag-ingon, no? Sa sulod sa imong kasing-kasing, di na lagi maka kanang kung makiwaliwalay knowledge, no? Kung namatarong ka sa pagkamatarong, mapinagis wag to, wala ni sa imong hunahuna, no? Nga, magaingon, kinsabay mo saka sa langit, nga sa ato pa aron sa pagdala kang Kristo sa ubos, o kinsabay mo kanaog sa bungaw nga sa ato pa aron sa pagdala kang Kristo sa taas, gikan sa mga patay. O asya ka sukod yun, no? Mamutaan na pa siya. Amahan raman na. Apan unsa may ginaingon niini, ang pulong hadool kanimo, unara ang pulong hadool kanimo, naaras imong baba ug susulod sa imong kasing-kasing, nga sa ato pa ang pulong sa pagtuo nga among giwali. Kay kung pinaagi sa imong baba magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo, og magatuo susulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw gikan sa Dios, gikan sumapatay
nan maluwas ikaw. Kay ang tao magatuo, diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya. Pag siya magasugid, pinaagi sa iyang babaron, maluwas siya. Uy, duha di ay no? Ang ato ang bantayan na no? Ang tao magatuo, pinaagi sa iyang kasing-kasing. So, ang pagtuo siya sa kasing-kasing. Aron mamatarong siya. No application sa pagtuo na sa kasing-kasing. Maong bation yun ng compassion, no? Pag diha makita ang ihang pagkamatarong kay kuan man lagi. Di ba nakita mag itagubot, no? Kasing-kasing dahil ano? Kanang mudawat ba? Na yung mga circumstance nga makaulit na kayo pero dili ka maulit, no? Ang kasing-kasing ang makapamatarong diha, no? Pero mas kusog ang gahom sa baba, no? Kay mao to, no? Kasing-kasing ang tao magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya. So connected sa heart ang pagka-righteousness, no? Og siya magasugid, pinaagi sa iyang baba aron maluwas siya. So naa ang pagsugid, no, para maluwas siya, no? Importante magud na siya ka kanang makatingog ka ba, no? Kay kung mahatod gani ka sa kanang sa tawagan na hukuman, kung magamang-amang pa ka, no? Di ba? Saon nimo pagpanalipod, di ba? Kung amang-amang ka, no? Di ka makaingon nga wala ko na buhata, di ba? Nga kaso, nga sala, no? Wala ko'y labot ana or imong pag-i-witness, no? Dili mahimong witness ang mga amang, no? Bising ang mga amang nga musulat gani na kung mahimo na silang witness, no? Kay dili lagi pwede wala kibalay kanang pagpulong, no? Pagpamulong, no? Ang amang na mana musulat mana, no? Mag-sign language mana, no? Pero bising sign language, wala kay sign language saon pagkaluwas ana, no? Manaon sa ka gahom ang ato ang mga voice, di ba? Ang voice connected di ay siya sa kaluwasan, no? Aron maluwas siya, no? Musugid, mutugan, mga yugpasaylo, di ba? Ang pagsugid, no? Sumana siya ang pagtuo, no? Connected sa kasing-kasing og sa baba, di ba? Sa kasing-kasing para mamatarong, makontrol ginayahang mga emosyon, og ang pagsugid mana siya ang testimony, di ba? Keep the commandments and the testimony of Jesus, di ba? So heart day hapon to, no? Pag-keep sa commandments o ang pag-testimony is diri sa iyahang baba. So nakuha nato ang Romans chapter 10 verse 1 to 10 ugma nato para yun nun ang nahibilin, no? Ang 11 to 21. Proceed na kita sa devotional sa mga youth, ang last day events ato pagbasaho, no? The clause of probation nga mga sulod, unahon na ito ng Satan, and first that probation has closed. In the time of trouble, Satan stirs up the wicked and they encircle the people of God to destroy them. But he does not know that pardon has been written opposite their names in the book of heaven.
a Satan influence Esau to march against Jacob. Uy, so he will stir up the wicked to destroy God's people in the time of trouble. Amo dito kay si Esau lagi kamhan Satan, no? He says that holy angels are guarding them, and he infers that their sin have been pardoned. He does not know that their cases have been decided in the sanctuary above. Di ba? Kasi decided sa sanctuary above. Sunod, a famine for the world. O pulong, ang kagutom gud sa pulong. Maning, di gito magpagutom-gutom. Lagi tayo kalanon sa iyang pulong, no? Matag adlaw o gabi iti bukad adlaw ni siya, no, kalanon nato. Those who do not appreciate study, o na kato appreciate study, and dearly prize the word of God is spoken by his servant will have cause to mourn bitterly hereafter. I saw that the Lord in judgment will at the close of time walk through there. The purple plates will begin to fall. Then those who have despised God's word, those who have lightly esteemed, shall wander from sea to sea and from the north even to east. They shall run to and fro and seek the word of the Lord and shall not find it. O di na makakita raba, no? Nasa sa Amos 8:12 diba ito? A famine is in the land for hearing the word. Uy, nasa manuscript naman na siya nga famine, no? Nga di na makadungog sa pulong sa Ginoo. Sunod, no more prayers for the wicked. The minister of God will have done their last work. Offer their last prayers. Shed their last bitter tears for a rebellious church as an ungodly people. Their last solemn warning has been given. Oh, then how quickly would houses and lands, dollars that have been miserably hoarded and cherished and tightly grasped, be given for some consolation by those who have professed the truth and have not lived in out for the way of salvation to be explained, or to hear a hopeful words or a prayers or an exhortation from their ministers. But no, they must hunger and thirst on in vain. Their prayers will never be quenched. No consolation can negate. Their cases are decided and eternally fixed. It is a purple, awful time. In a time when God's judgment are falling without mercy. Oh, how enviable to the wicked will be the position of those who abide in secret place of the Most High, the pavilion which the Lord hides. All who have loved Him and have obeyed His commandments
the light of the righteous is indeed at the unbearable one of such a time of those who are suffering because of their sin. But the door of mercy is close to the wicked. Unara. Close to the wicked, no? No mercy. No more prayers and offered in their behalf. After probation in Pagawa na sumabasa siya sa Steve Bible Commentary, no? Sunod, transfer of character not possible. Oh, pag-transfer sa character, di ko na possible, no? The Lord is coming in power and great glory. It will then be His work to make a complete separation between the righteous and the wicked. But the oil cannot then be transferred to the vessel of those who have it not. Then shall be fulfilled the word of Christ. The woman shall grinding together. The one shall be taken and the other left. O katong rapture, no? The man shall be in the field. The one shall be taken and the other left. The righteous and the wicked are to be associated together in the work of life. Uy, righteous ako. Kuwan ko na wicked, no? Sitid sa itong mga buluhaton sa kinabuhi. But the Lord reads the character. O man, ang ginagatan ako sa itong mga kinaiya character. He discern who are obedient children, who respect and His commandments. So, testimony to minister, no? Mabasa. It is a solemn thing to die, but a far more solemn thing to live. Uy, solemn ko no ang kanamatay, no? Pero mas solemn daw ko, no? More solemn things, no? Ang mabuhi, di ba, to live. Every thoughts and words and deeds of our lives, di ba, itong mga panguna-una, atong mga pagpamulong, atong mga pagbuhat-buhat sa atong kinabuhi will make us again. Halaka mo, ito sigurado. What we make of ourselves and probationary time. O, dito na ito na makita na ito na probationary time, no? That we must remain to all eternity. It brings desolation to the body. Sumana siyang kapatay, yun. But makes no change in character. Oh, ako na kausapan sa character ng kamatay, no? The coming of Christ does not change our characters. It only fixes them forever beyond all change. Di ba? Ma-fix, no? Ang niya. Kanan ko na kausapan. Sama na ito ang mga devotional sa ito ang devotional, no? Ang last day events, largo kita. Sa ito ang paglitanya, no? Pag-report na ito sa 30 dias, 31 dias. Sa ito ang Mayo, no? May, no? Pista man siya nga month, no? Pero dirata sa Mother's Day month, no? Ang ato ang himuon nga month sa Mayo, no?
So ang atong pagatun-an ron sa ato ang mga tibok nga naa nining bulan no sa Mayo sa content nga accompanied by the spirit, di ba kato ang inobanan sa espiritu. So mao kini ato ang pagtuon sa tibok nga Mayo nga madungan-dungan nato ang pag-repair sa mga kadalanan anino dito sa Pili Drive sa Pizarro o dito sa Montilla Street dapit no. Mahuman nato ni pagbasa ang Mayo nga ato ang ihanay maplastar-plastar na punto mabag-o na putong dalan dito diri asad sa ato ang dalan makomplete na po ni sa Mayo no. Sumunod itong pagkatunaan sa Mayo, May 1, always with us. Sa May 2, in times of trial. Sa May 3, surrounded by a divine shield. Sa May 4, in moment of despair. Look at you. Sa May 5, as the love throwy air. Sa May 6, in the darkest hour. Sa May 7, with concerned parents. Sa May 8, beside mothers leading their little ones. So, na lagi mothers didiri. Sa May 9, answering prayers for divine help. Sa May 10, directing the sanctification of the family. Sa May 11, very close to the children. Oh, pang parents, no? Sa May 12, the sweet loves to work with children. Sa May 13, with the younger members of God's family. Oh, family, no? Sa May 14, youth receiving power to be overcomer. Oh, padasig na sa mga youth. Mag-on, mag-ip-camp, no? Sa May 15, helping to build up character for heaven. O, tabangan ta. Retro heaven. Sa May 16, mobbing among the student. Uy, estudante na ud. Kaya mo graduate tayo na pag-abot sa June. Ano ba yung mga picture-picture, no? Sa May 17, eager to help teachers. Uy, tabangan teachers. Sa May 18, going house to house. Wait, the gospel workers na house to house na kay normal lagi basig balik na lang house to house no. Sa May 19, making last impression through the canvasser. Oh, balik ka pa dasig is mga canvasser no. Sa May 20, directing the publishing ministry. Apa target dito sa publishing ministry. Sa May 21, embracing mind throw the box. Oh, dili ba sa box no? Kaya tibutunan box ba rin, di ba? May presenta na. May 22, traveling with the missionaries. Oh, mga missionaries na ito. Ito ba? The missionaries. Balita ka pa sila malik, no? Nag-training niya. Distribute mo po na ipag-auman training, no? Sunod, sa May 3, dispelling darkness. Sa May 24, encouraging the herald of the gospel. Herald, yun, maro pa na siya nung nagsakanta ng herald. Sa May 25, working through humble instrument. Diba? So gamitong ito, humble instrument. May 26, with consecrated men and women. Uy, consecrated daw. May 27, divine help in doing Samaritan work. Uy, Samaritan work diha. Bagkuan ka ng pang community service, no? Sa May 28, faith and compassion. Uy, tabang gihapon. God's spirit at work. Sa May 29, earnest
to give the final warning. Look, grabe no. Magwarsigong yun paghatag sa final warning. Uy, kung ito no, amuto ang gi. Kanang, natigi pangutana ba sa kang Alexa sa Google. Nga nangutana siya nga. Alexa! Maapil ba ang Pilipinas sa World War 3? Tubago utos siya no. Maapil na ko sa Pilipinas sa November daw ko no, ang World War 3. Bantay lang na yun. Pero, sa ato a Ernest to give a final warning. No? Sa May 30, the time is near for the spirit departing. Sa May 31, the spirit finally withdrawn. Agoy, withdrawn. May no, ng spirit to. So maklaro na to na mao na atong mga pagatun-an ug maunang mensahe nga nakapalig-ob diha sa adlaw-adlaw no nga manghitabo ni anang mga adlaw. So unahon na to ni karong adlaw Labor Day Jesus Power. Sa me accompanied by the spirit always with us. Oy murag Emmanuel no, God is with us. Kini kanunay gikuno na Asia. Nag-uban ka na to sa Ketek sa John 14:18. I will not leave you comfortless. I will come to you. Anong ito kayo no? Hindi ka niya biyaan. Kundi mo anhigi din noon siya. Come to you. Nagkanayon Diyos Bisaya sa Juan 14:18. Di ko ka mo pagabiyaan. Nga daw mga ilo. Ako mo balik ra kaninyo. Ah, promise din siya no, I shall return, no? Nga dili ko nabiyaan sama sa ilo, comfortless no, ng ilo no. Nga wala sila karamay, no? Na comfortless sila. Na promise siya nga mo balik siya. So kana nga paglaom nga nagi pagbalik niya no kay kung murotag mga ilo kay nabiyaan ta no, pero nagi siya gi promise nga di kuno sama sa mga ilo no, kay mo balik siya. I will come to you. Di siya again no, I will come again no, mo balik ra kanindyo no. So ato basta niya pada sig Christ desire his disciples to understand that he would not leave them orphan. Mo ting pada sig sa yang mga disipulo no, I will not leave you comfortless. Ah, comfortless ni balik siguro ang Ginoo, di na to makita kay mao to no. Espiritu sa manlalaban ang comforter, di ba? So wala gid na makak ang Ginoo no nga ama na ginawa man nagbalik, di ba? Kung imong senaryohon ba dito sa panahon pa sa disciples no, pero naa di ay comforter lang ang Ginoo no. I will not leave you comfortless, he declared. I will come to you yet little while and the world seek me no more, but yes see me. Because I live, ye shall live also. Di ba mo po na yung ipadasig no? Kaya di na makita siya sa kalibutan, pero mauto yung ipapunto, mabuhi kamu usab mabuhi no? Sa John 14:18-19, precious, glorious assurance of eternal life. Oh, di ba kayo, precious na, glorious ba? Ng assurance of eternal life. Kaya ang Ginoo lagi na buhi. Iya pong mga tinunan mabuhi no. Even though he was to be absent, their relation to him was to be that of a child to its parents.
sa na, no? Everything absent siya from ang relationship, no? Sa magikan sa parents. At the day, you see, I shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. O na ba? Siya na siyang amahan, o kang sinasad sa kanato. John 14:20. So to impress the mind of the disciples, why the distinction between those who are of the world and those who are of Christ? Magpaklaro niya ang distinction na ito. He was about to die, but he desired them to realize that he would live again. And although after his ascension, he would be absent from them, yet by faith they might see and know him. O mga ano, mga pinaginagin sa pagtuo, makita siya, mahibawaan siya, ano, katong comforter, no, di na comfortless. He would have the same loving interest in them that he had while with them. The words spoken to the disciples, come to us through their words. The comforter is ours as well as theirs, at all times and in all places, in all sorrows and in all afflictions. When the outlook seems dark and the future perplexing and we feel helpless, and alone, these are times when the comforter will be sent in answer to the prayer of faith. So mana no, ako mamingaw ta, lagit ka na mo pa, pag-ampo no. So, ato ang comforter. There is no comforter like Christ. O, walay sama itong comforter, sama kong Kristo no. Balik ko na to, there is no comforter like Christ. It's tender and so true, tender and so true. He touched with the feelings of our infirmities. His spirit speaks to the heart. Circumstances may separate us from our friends. O, ang circumstance. The broad, restless ocean may roll between us and them. Daughter sincere friendship may still exist. They may unable to demonstrate it by doing for us that which would be greatly received. But no circumstances, no distance can separate us from heavenly comforter. Wherever you are, wherever you may go, there's always there one given in Christ's place. To act in his stead, is always at our right hand, to speak soothing gentle words, to support, sustain, uphold, and share the influence of the Holy Spirit. It's the life of Christ in the soul, O mana. Christ is so not too much. Influence of spirit. The spirit work in and through beyond Horse Christ. Those who know the indwelling of this spirit rebel its role.
love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. Oy, sa kuan kana fruit of the spirit no napod sa Arabian Herald October 26, 1897. So mauna ka na atong mga devotional no, atong first part, second part og third part. Malargo na kita sa atong mga Sabbath school. Times 2 na itong Sabbath school dito sa Hamtong. So unahon na nato ni ang inverse no, Sabbath school sa itong mga senior youth, yung adults ng mga professional nga Sabbath school. Monday, May 1. Uy! Ang panawagan ba diha? Paklian na ba? Huwa pa na nakakitag Mayo diha. Paklian na napakitaan ng Mayo no, na may katulang duha nga display sa itong kalendar, magpakli na to no, katong tinag-isa nga display sa kalendar, pakli na no para Mayo na ta no. Pero katong napay display nga tinag-upat na di pa to siya pakli o no, katulang yung wak na kayo nakita diha nga Mayo, pakli na di na magpaulahin no. So ato bagatunan ang Monday, May 1, 490 days. Enter free to begini no. So, kon magid sa kanang kinahanglan gid sa nga mutabang ang komporter kanato. Magampo kita sa pangayo og kaalam sa ato ang komporter no. Our Lord and Savior, our Comforter, we pray this, or we ask petitions to you. Open down mine eyes, that I may behold the wondrous things out of the law. Amen. So, sa itong pagtuon, sa itong 490 days, no? Sa interpretin ni sa ato ang inverse. Ato basahon ang insight. Pero matuta sa iyang website. Insight, matuta sa iyang website. Sabbath, that is called that Adventic that ayo. No? Ngunya, ukabon ninyo na inyo ang mga hamtong nga mga lesson, teacher's edition, or standard man ka na, no? Kay pagitaon nato ning ahang sulusama ani. Naabay sulusama dito sa ato ang hamtong. Murag wala man sa kuan pero maklaro nato ni no. Murag balik-balik ra mo puring mga verses ani. So ato basahon ang insight. The angel plainly instructed Daniel to consider the matter and understand the vision. Okay ni. So Daniel 9:23. At the beginning of your supplication, the command was issued, and I have come to tell you. Grabe no, supplication, nag-ampo gina si Daniel no. Tumagi ang pag-ampo. Tell you. For you are highly esteemed, so give heed to the message and gain understanding of the vision. Diba? Focus yun sa message, no? O pag-understand sa vision. Paranaon. What matter and what vision, diba? Sa to. Because there is no vision
recorded in Daniel 9. The angel Gabriel must have sent a speaking to the part of the vision in Daniel 8 that the prophet did not understand the 2,300 days. Diba, take note, no? Si Daniel, wala siya kasabot sa 2,300 days. Dili na give pamulong. Sa Daniel 8:27, Daniel, o diba, ipaklaro niya siya si Daniel, I exhausted and sick for this. Then I got up again and carried on the king's business. But I was astounded at the vision. And there was none to explain it. Iba man siyang astounded. Para maklaro po natin sa student, mga man siyang nalibog, no? Define, no? Itong astounded. Astounded. Gasilabol siya sa as, tapos bulag na yun, no, sa town. T-O-U-N-D. So, pronunciation. Astound. Astound. Mara siya ka ng stone kay astound. Past din siya sa astounded, no? Oh, another greatly surprised, shock, or greatly surprise. Diba na? Shock, shock, surprise. The first portion of the explanation in Daniel. Diba? Daniel 9:24. Hadong sa 27 relates to God's people, the Jews. 70 weeks are determined for your people, sa verse 24. And biblical prophecy, one prophetic day equals one literal years. O diba sa Ezekiel o sa Numbers nabasa, when you have complete this, you shall lay down a second time, but on your right side. The brave iniquity of the house of Judah, I have assigned aid to you. For 40 days, for each year. Diba mo na siyang 40 days, no? Hindi mo na siya nga adlaw, no? For each year. Og sa Numbers 14:34, according to the number of days, which you spied out the land 40 days, for every day you shall bear your guilt a year, even 40 years, and you will know my opposition. Sabi daw kay taas kay 40 years, ganun. In Daniel and Revelation, when there is symbolic imagery, there is usually a symbolic time, prophetic as well. One of the ways we can be certain that the day-year principle of prophecy applies here is that when we use it in Daniel's prophecy, a historical events line up perfectly with the prophesied times line C and Y. If we apply this principle, no, apply natin ng 70 weeks are composed of 490 days. Diba? Kuhin mo na siyang times at 70 weeks. Since prophetic day equals one literal year, 490 days are 490 literal years. Diba? May years siya.
Gabriel tells Daniel, at 490 years are cut off. Cut off, no? The literal meaning of the Jew word chathak, sometimes translated determined, cut off from what? It could be the holy other time prophecy allude to her. The 2,300 days, Daniel 8:14. This 490 years. Sinanara kibali no? Sa Daniel nga 2,300 years no? 300 days, Daniel 8:14. This 490 years, a time prophecy and directly linked to the time prophecy of Daniel, no, 14. Thus we can see that the Gabriel came to help Daniel understand that he struggled with in the previous chapter, sa katong 2,300 days, no. The first 490 years of the 2,300 year prophecy were designated especially for the Jewish nation, or Jewish nation, for antiquity and the coming of the Messiah. Mada ito, ito the coming of the Messiah. The remaining part of 2,300 years was to do with God's people, both Jew and Gentiles. Among with the cleansing of the heavenly sanctuary and the ultimately the second coming of Christ. So connected to second coming of Christ. The first 490 years apply to this first advent of the Messiah, which ended in AD 34. Subtracting 490 years from 2,300 years, subtract na tuloy mo kay kuhaan, lagi ko nung 2,300 years, leave us with 1,810. O, ang nabiling kung may minus niyo mo ito, no, sa 2,300 days. Monang mabilin, 1,810 years. This next 1,810 years apply to God's people if we then add AD 34 and add, add na po yung AD 34, no? O katong nabilin nga para sa God's people o sa mga Gentiles ang 1,810 years, we come to the year 1844, imao. Kung i-add niyo mo ito, no? Katong sa AD 44, kay year maghihapon ito, bising AD 2, AD, or kanang BC, no? Year man naghihapon nilang daga, no? So, mo ito ma-come up siya sa 1844. So, dukang ito po ito. In light of the cleansing of restoration of the truth about the sanctuary and heaven end time judgment, God makes his final appeal to all humanity in Revelation 14:6-7, ang Christmas message po, no? Nga itong balikan, and I saw another angel flying in the mid heaven, having eternal gospel to preach to those who live on the earth, and to every nation, tribe, and tongue, and people. And he said with a loud voice, "Pray God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made heaven and earth,
and see and the springs of water, no? To respond to this is love, accept His grace, and live godly, obedient lives. Because of the people sin their iniquities, o katong itong ibasa sa Leviticus 16:16, nga He shall make atonement for the holy place because of the impurities of the son of Israel, and because their transgression is regard to all their sin, and those He shall do for the tent of meeting which abide with Him in the midst of their impurities. So ito na atonement, no? So Leviticus 16:16 teaches that the sanctuary had to be cleansed, which could happen only with blood. Diba? Mato ito masabot, no? Nga sanctuary ma-cleanse na blood, dili ka itong silig-silig ni mo, pag map-map ni mo, pag kanang daspan-daspan ni mo, no? Kaya ang pag-cleanse sa sanctuary ka ito na sa mga blood, no? Na yung mga ipang-ula. It is the same with us. When the Savior, those life was symbolized by the animal slain on the Day of Atonement as the only way to pass through the judgment. On the annual Day of Judgment sa Leviticus 23:16-9, Israel, Israel were to be uplifted their soul. This expression indicates that they were humble themselves, examined their hearts, confessed their sin, repent, and ask God to cleanse them, just as the high priest was cleansing the earthly sanctuary. Diba, humble themselves dito, no? Repent. The prophetic characters of Daniel 7 ng mga chapter og sa chapter 9 padulong, and Revelation 14 focus especially on the urgent appeal to prepare given in the judgment hour since 1844. We have been living in the judgment hour affirmed by the message of the first angel, the hour of His judgment has come. Abot na, no? O journal na mga classmates ninyong pag-aansiran. What question emerged after studying this lesson? What parts are difficult? What other principles and conclusion do you find? Diba kayo nyo rin batong kanang ad-ad, no? Giminusan ang 2,300 days sa kanang 490 days, no? Na-come up sa 1,810 G plus ang 34 nga ED, naabot sa 1844, no? How do we today apply our soul? Naman, ano, maduulang ito ginugay, ang ginuragi itong, di ba? Confess our sin, di ba? Sin is unjust, no? Speak po lang, no? Unjust mo. Hindos itong makasalanan. So, di halagay pa itong rulan. Can't play creeping. Di hapon. So, mauna atong natunan sa ito ang inverse about sa 490. This, na ito siya sulod sa 2,300 days. So next kita sa Sabbath school na to sa tong mga junior youth nga murag mahamtong, no? Ato ang Cornerstone Connections.
series na to nga desert drama. Og mo to sa kanto siya second quarter ato ang semana lesson 6 Unhappy Campers. So ato pagatun-an ang Exodus 15:26. So kang Moses gihapon nino. Nagkana yung griya. Og miingon siya. Kung magapteling hog ka sa masig ka mouton gayo. Sa tingog ni Jehovah nga imong Diyos. Og magabuhat ka ni adtong matarong sa iyang mga mata. Magapteling hog ka sa iyang mga sugo. Og magabantay ka sa tanan niya nga mga tulumanon. Walay bisan unsang sakita nga gidalako sa Ibtohanon nga iga padala ko kanimo. Kaya ako mao si Jehovah nga magaayo kanimo. O man no? Magkatong muhil, di ba? Onara kitik sa manino. If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in the eyes, if you pay attention to His command and keep all His decrees, I will not bring to you any of the disease I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals. Share away kita lang sakit dito sa kung ano. Egypt, uli niya ipadala kung mato magpatalinghog, no? Sunod siya yung madikris kay siya ang Ginoo no moayo. Oh, yes. So, ito ba saan yung insan? Commit the key text to memory. Reflect on a time in your past when this text would have been particularly relevant to you. Write the text on the card and place it on a prominent place so that in the future you can apply it. Amo ilay isulat ko na naman na siya sa kitik siro. Memory text isulat pag inyong mo sa kung ano sa napapil naman. Think about this question. What does it mean to listen carefully to the voice of the Lord? Minugod, klaro kayo na. Di magliguling, di maglimot-limot, no? Listen carefully, no? Patalinghog, hog ka ng pag-focus yun nga dili mawala, no? Ang pamulong sa Ginoo. What kind of disease my God protect me from if I pay attention His command? O katong disease, katong pila to ka plates, 10 plates ito, no? Sa kada sa Egypt, no, adeserto nakagawas to ang mga Israelite na abot yun ang napulo kahampak, no, katong kibaling mahampak dili na itong abit sa imong hampak, no. Kung matong musunod ka sa Ginoo. In what way does God long to heal you? Basa nga kung ano mo. Ayaw ang Ginoo. Gana mga kasakitan, no? Ato agani, literal gani. Karoon na ito sa pandemic crisis, no? Hail our land, no? Masunod kita sa iyang gitudlo, no? Katong
tithes and offerings, no, dito maglimot-limot. Og mga yutag pasaylo sa repentance, no, kaya siya mo heal kanato, di ba? Healing baka nang nakay sa gubangon nga mga crisis, mag-anam-anam na siya kawala, inana nga pamaagi nga mahil, no, walang tanaingon nga sa isa lang katao ang iyang ayuhon, no, kundi sa nasud ang iyang ayuhon, no. So mao na kadto ato ang sabat ko sa tong mga junior youth nga murag mga hamtong ang atong Cornerstone Connection, at tapos na kita sa Cornerstone Connection, mo proceed na kita sa tong 6 ug pang last na tong apart. Welcome na kita sa tong Bible study on a lesson, Marathon Lesson 2023, Communion with God, I Will Gospel, sa Hexology Edition, con 6 part or panlas, no? Ato ka part. So welcome na kita mga magtutuon sa pulong sa Diyos, learners of the scripture, mga kapaglao, mga kapagtuo, kapaghigugma, mga ka-charity, may nahal, pinlangga, higugma sa Diyos. Maguban kita sa pagmalandong sa iyang mabulawanon ng mga pulong. Kung makiguban ka mo, andama ang ato ang mga Bible lesson nato nga pinalit, no? Application nato nga offline sa Sabbath School and PM. Application nato nga online, PDF to, no? Sa kuanto sa SSQ ang atong Sabbath School nga offline o PDF, og ato ang sa application nga online Sabbath School and PM, ma-download sa Play Store kung na-download na, no. Open na kung di na mag-application ang atong i-browse ato ang Chrome, sabbath.school.adventic.io, no. Uy, apply na siya, no, mga tour mag MBC, no, apply sa dadon Bible, no, ang lesson, you know, ng lesson na naman sa cellphone, no? Sa Bible cellphone, no? Kaya kompleto mo po ng cellphone. So welcome na kita sa itong pagtuon sa May 1, Monday, no? Ang 2,300 days at the end time. So halos pareha lagi ka ini dito asa inverse na to ron, no, murag lahi man ni wag ka kanang mga sentence wag paragraph, no, pero murag pareha ra man, eh. Di ba ang diskutan dito kita itulan na to 490 pero diri a og ang iyang gikuan sumpay ratos 2,300 karon sa ato ang hamtong 2,300 days and the end time. Basahon natong insight, no, ipabasa sa Daniel 8 verse 17. Uy, dakan ba ini? O niya, verse 19, verse 26. So he came near to where I was standing, and when he came, I was frightened and fell on my face. But he said to me, son of man. Uy, son of man sa din yun. Understand, the vision pertains to the time of the end. Ipag-ipasabot yun siya, no? Tao sa Diyos, ang vision naga-connected siya sa katapusan, sa kapanahonan. Oh, Daniel 8:9-10. He said, behold, I am going to let you know that will occur at the final period
of the indignation for it pertain to the appointed time of the end. Oh, appointed time naman. O sa verse 26, the vision of the evenings and morning, or katong sa days, no, which has been told and true, but kept the vision secret, for it pertains to many days in the future. O man, ino, gipakon nga, mga tinago pa, no? What time period does the angel declare that vision sa Daniel 8? Ang 2,200 days apply what is important to understand to pertain to the end of time, no? Kung ipatago pa kay para taas-taas yun mahibaluan ang end of time, no? Some argue that the 2,300 days are literal days. Unay nag-argue diha. They also believe that this little horn of the angel applies to the Seleucid military leaders Antiochus, no, Antiochus Epiphanes, 216 BC, padulong sa 164 BC, who attacked Jerusalem and defiled the Jewish temple. Even though 2,300 days does not fit even his time frame, this interpretation, however, is contrary to the angel clear instruction. The vision applied to the time of the end. Antiochus Epiphanes, sa Trisburn, sandi ko siya natin gibasa, no? Certainly did not leave the time of the end. Diba? Kaya di pong tuwing dito. So, in Daniel 8, Gabriel begins his explanation. Of 2,300 days, the prophecy, he names the ram as presenting major portion of all the kingdom to MP, no? And the male goat representing Greece, kay Goatman, no? July 2021. Do not name as are the two powers before it. The next entity, the little horn, is obviously so Rome, no, ang next entity. Rome, sa Daniel 8:9. And depicts a kind of religio-political peace of Rome. Ito lang basa, no, ang mga teksto, Daniel 8:9. Out of one of them came forth rather a small horn, which grew exceedingly a great toward the south, toward the east, and toward the beautiful land. In the latter period of the rule, when transgression have run their course, a king will arise insolent and skill intrigue. So he will be mighty, not by his own power, and he will destroy to extraordinary decree and prosper, perform his will to destroy a mighty man and holy place. So much bali na Rome, no, that depicts a kind of really geopolitical pieces in the Rome would cast down the throat to the ground. Sa Daniel 8:10-12, ambak sa 25, no, and enter prayer with Christ's heavenly ministry. Sa Daniel 8:10-12, the cleansing of the sanctuary. O sa Daniel 8:14,
the climax of the chapter is God answer to the challenge of earthly and religious power that have attempted to usurp the authority of God. It is part of God's divine solution to the sin problem. Oh, part of God, no? Divine solution to the sin problem. Gabriel is already explained the details in God's prophetic timetable. At the end of Daniel 8, we can clearly see that Daniel did not understand the part of the vision about 2020 days. Daniel 8:27, the earlier part about the ram, the goat, and the leather horn had all been explained, even with the first of powers outright identified by the names of Daniel 8:20. The cleansing of the sanctuary was, however, not explained. So, na-repeat din siya, no? Angel Gabriel who appeared in Daniel 8 appears now in Daniel 9 and say to him, at the beginning of your supplication, the command went out, and I have come to you to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. Di ba? Understand na yung vision. Mato at vision, no? Atong ibasa, kanto man to. At the beginning of your supplication, no? Understand the vision. Have connected siya sa end time prophecy. As we'll see tomorrow, it is the vision of 2300 days. The only part of the previous vision, so Daniel 8, that he had explained yet to Daniel. So conclusion question kita to finish sunny shining, no, nga Monday Labor Day, di ba? So pagkatan na Gabriel called Daniel greatly beloved, di ba? So gihigog magi sa gmayo. So matatong ibasa, no? Therefore, consider the matter and understand the vision. What does this tell us about the intimate link between heaven and earth? Ah, ang greatly beloved lang. Ito ang kung anong klaroho, no? Greatly beloved. So, sa beloved na lang talargo, no? Ato i-define para maklaro po nato ng pronunciation. Ang beloved, ga pronunciation sa B, tapos nagbulag ng love, para di mabasa nga love kay kuan L-O-B,
Unya gibulag niya ang ED. So pronunciation. Beloved. Beloved. Oh, beloved man dai sa basaon, beloved. Beloved. Greatly beloved. Beloved. Di ba? So greatly beloved, what does this tell us about? So ato basahon ang iyang definition. Beloved, a much loved person. Oh, grabe kagigog maka sa Ginoo no. Ibo pa nang di pa kagita na nga grabe kagigog magmayo si Daniel no. What does tell us about the intimate link between heaven and earth? Di ba? Apito siya, no? Kay dito niya gipadayag kang Daniel, no? Nga kanang hilikugman niya maayo si Daniel o kay gihikugma po niya ang kalibutan mo to nga mahibalo sila, no? Sa maagigib nga mga pertain to the end of time, no? Jam ko ni Daniel, no? About dito naman nagkakon pero connected magutong damgo ni Daniel no. Katong yang gihobad niya kang King Nabucodonosor nga bato no. Nga dibungkag ato ang imahe no image. Murag sumpay ra gihapon ang damgo ni Daniel sa katong ram no, katong goats, katong horn, apa mati leopard gani no. Connected siya sa siya, gireview na siya, no? O niya na, sulod po na yung itong iyang bilang damgo na po yung mga numbers, no? Ang 2,300 days, no? 490 days, 92 weeks, 72 weeks, di ba? No? Pero mato nga, siya man lagi ang grabe ka pilangga sa Ginoo no. Dito gipahayag sa iya ang maglink between heaven and the earth no. Nga mabuhat yun ang katapusan nga propesya ni ana. Nga aduna gi kanang gingharian, di ba ang gingharian sa Ginoo. Ang modaog kibali, di ba? Kay kung connected siya sa second coming of Christ, ang cleansing of the sanctuary, mo itong ipa santok no, nga mahinlo apil ang mga gingharian, mahinloan siya no. Kay hugaw man lagi, di ba? Ang Ginoo sa unang panahon kung naay mga dautan yun ilahang pagahukman batoon gani nila sa bato mga matay ang tao no. Moto nga dautan man siya nga gingharian nagdaog-daog gibato kay bali siya sa itong imahe bungkag siya wala gito siya no. So part gihapon siya sa cleansing of the sanctuary no nga makuha gitong mga dautan no. So moto nga naa dito ang link nga gipahibalo kang Daniel no nga aduna gi katapusan sa kalibutan, aduna gi katapusan sa mga kana no mga mahugaw mga gimpang buhat kay ma cleansing man no. Og mawato ang ipasabot ito ang cleansing pinaagi lang yun sa dugo no. Og ang hilo ang dugo ni Kristo no. Diba napakamatay siya sa cross? Pero sa second coming of Christ na yun kay na kuan man to, nakuhaan na kibali ang 2,300 days sa 490 no days kung katong years no. Nabili na lang ang katong 1,000 no. $1,110 no
for 1,000 kapin. Tumakuha nato ang pag-add na pudayon nato sa 3480, no? O maabot ang 1844, no? Pero sa 1844, napadayo na siya ay mga palugit, no? Sa Ginoo, kay lumang nga ayaw ka mo pagunaunang ako naglangay-langay, kundi makabot din ang tanan na to ang kanang repentance, di ba? Og mo na nga mag-repent din ang tanan to, no? Kaya ang giampo bayan ni Daniel mo ito mapasaylo, no? Mapasaylo ang iyang kahibalo sa mga sala, no? Sige, lahing mga sala sa mga tao, makabot yung tanan na to ang pag-repent, no? Inana po ng pagwali ni Daniel, no? Nga, i-confess lang yun ang unsa ka masalanon ang ihang gidala nga panun, no? O pangayuan o kapasayloan mo na nga. Kay hinigugma magitatanan sa Ginoo, muduol kita, no? Mga itagpasaylo sa itong magahong nga Diyos nga kaluyan kita niya, no? Kay maabot lagi ang panahon paga tunawon gani ang langit ug yuta mato ang panawagan ni Pedro, no? Nga kanang pagka-Diyos nun ang pagkabalaan ang atong kuano, no? I-apply, no? Nga mahigog mapuntagig sa Ginoo ka siya greatly beloved kanatong tanan. So diha na kita nang atapos ato ang pagpamanandong matak na sa ato ang Bible study on a lesson, Marathon Lesson 2023 Communion with God. I will gospel sa Hexology Edition con 6 part. So diri kita ato gitun-an ang 6 part Sabbath School sa ato ang mga hamtong sa ato ang second quarter nga series The Three Cosmic Messages. Series na ito karon lesson 6, The Hour of His Judgment. Watch ito na anong Monday, May 1, The 2,300 Days and the End Times. Connected na siya in time, no? O sa atong cornerstone connection na ito an sa iyahang quarter nga sa dessert drama o sa lesson 7 mo kasi yan, Happy Campers, no? Monday ito kito na Exodus 15:26. Oh, ang kitiks mo na, no? O sa ato ang inverse atong quarter nga title The Cosmic Messages o sa lesson 6 ito kasi series The Hour of His Judgment. O sa Monday, May 1 ato kito na 490 days nga interpreter wag ito siya, no? So mao na itong mga Sabbath School sa ito ang mga lessoner ato gitun-an. Sunod nga itong gipagtun-an ang ato ang mga devotional, no? Para sa itong mga promiser ato gitun-an nga itong third part, no? Yes, I receive power bago kita nga title sa Mayu accompanied by the Spirit always with us, title tritunan sa May 1. Sa second part ato gitun-an ang last day events chapter 16 kaya kita the close of probation Satan enterprise probation is close o katong naparawa ito, no? Wala ko rin pagkaampo sa mga wicked. So sa first part na to operatory kita nga Bible reading sa Romans 10 verse 1 padulong sa 10. Ugma na to na pala yun na itong pagbasa, no? Sa verse 11 na po padulong sa 21. So diha kita lang atapos na sa itong pag pamalandong ng matak na ito kanyang pagatakupan pinagisog ang po ang naasa private nga place kung may sa paglulod na nasa gawas magampo kita magidungan na itong mga secret prayer, silent prayer, sincere prayer, prayer Paul, magdungan kita sa pag ampo ug magbiliksyon kita.
Mabuhay kita, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. As it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our debt. As we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace, now and forever. Amen. Nagkasalamat sa pagpina pagsunod niya itong turumanon. Ang pagmalandong sa iyong polong sa patagad laos sa patagad B.E. Maukini ang inyong Bible study na lesson, Martin Lesson 2023. Communion with God, I will gospel sa Exology Edition. O, dire kita sa Alayon, no? Sa bagong bulan sa Mayo, no? Labor Day pagiging kita, no? So, mga magbubuhat sa Diyos, Labor Day, no? Buhat kita para sa Diyos, no? So, diha kita alayon sa Mayo. O, daghay mga atibidad ng Mayo, no? O, nadiri ato ang Mother's Day. Yun, sa saan liman to, no? Muna nga, mga Mother's Day month na to. Ang June, ang Father's Day month, no? Pero sa Mayo pa kita karon mga preparation na kini para sa pagahimuon, no? Or nana po yung mga bulhato na ni so hantod sa sunod kayo ng Diyos mga blahing kayo may dasa na daligon ang Diyos.